Isang magandang araw po at isang mapagpalang araw sa inyong lahat mga kabarangay dito sa Barangay 66. Ngayon pong ika-24 ng Abril taong kasalukuyan ay tayo po ay magsasagawa ng Barangay Assembly. Ang Barangay Assembly po sa loob ng isang taon ay nahati po yan ng dalawang part. Ngayon po yung unang yugto ng Barangay Assembly na kung saan na inyong mapapakinggan ang mga mensahe po ng bawat kagawad sa kani-kanilang committee at mensahe rin po ng ating butihing kapitan na mga programa na natapos na at gagawin pa lang. At kami po ay nagpapasalamat sa ating mga kabarangay, sa ating mga constituent sa pagtugon po sa mga panawagan na isinasagawa po ng ating barangay. Ngayon po ay magsisimula na po tayo ng tinatawag nating Barangay Assembly. Bago po tayo dumako sa kabuuan ng ating programa, tayo po ay magsasagawa muna ng opening prayer. At ito po ay pangunahan, walang iba kundi si Kagawad Nilda Alomia. Ama namin, pakinggan mo po ang pagtawag namin sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at maisagawa namin ngayon ang aming mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Kami po'y naninikluhod sa iyong harapan na kami iyong patnubayan at iwaksi sa aming kaisipan ang anumang masasamang kaisipan, inggit at pakikipag-alit sa aming mga kasama. Bigyan mo kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan ng iyong bugtong na anak na si Jesus. Amen. Tayo pong lahat ay magsitayo. Ilagay po natin ang ating kanang kamay sa kaliwang dibdib at awitin po natin ang pambansang awit. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas. Kayang mag-iliw, Diyos na sinahanan, alam ng puso sa titik mo'y buhay. Bago niyo po mapakinggan ang mga sasabihin o iulat ng mga barangay kagawad, tayo po ipangunahan muna ng opening remarks upang mapakinggan niyo po ang pananalita ng ating putihing kapitan Lennon Tao. Salamat sa ating tagapagkilala, Kagawad Bombita. Salamat sa iyo.
Siyempre po, nais ko pong ipakilala sa inyo ngayong gabi ng aking mga kagawad na sina kagawad Rex Tawat, nandiyan si kagawad Nilda Alumia, kagawad Radito Banyares, kagawad Lay Duringo Ling, at si kagawad Mercy. Ganun din sa ating mga sa ating na secretary Bob Tukay, sa ating na treasurer Christina Tukay, siyempre ang ating na SK chairman, walang iba kundi si Christian Legaspi. At sa mga nandito, ibig ko po kayong pasalamatan sa pagdalo ng ating na Barangay Assembly ngayon na buwan ng April 24. Muli, salamat sa inyo. Magandang gabi sa inyong lahat. Bago natin ipagpatuloy ang ating Barangay Assembly, nais kong ibahagi ang mission and vision ng ating barangay. Mission of Barangay 66, to improve lives and constituent working hand in hand with them to lead the barangay in an economic prosperity, ecologically friendly, peaceful, and God-loving community. Our vision involves everyone in the community to take action and dedication to improve their financial status through hard work, education, cooperation, and willingness to achieve our goals of financial stability. Bakit po ba meron tayong ginagawang Barangay Assembly kada taon? Dahil under Section 397 of Republic Act 7160, otherwise known as the Local Government Code of 1991, mandates the barangay that there shall be a Barangay Assembly composed of all persons who are actually residents of barangay for at least 6 months, 15 years of age, or even over citizen of the Philippines and duly registered in the list of Barangay Assembly members. To institutionalize Barangay Assembly as a venue to promote accountability, transparency, and interaction between the among barangay official and residents, the department issued memorandum circular or related policies to remind the barangay official of their mandate relative to the conduct of the barangay assembly at least twice a year in any Saturday and Sunday of March and October in accordance with the proclamation number 599 series of 2018. As the country remains to face the threat and challenges brought about the COVID-19 and the reported of new COVID variant, public and mass gathering of similar events may still be prohibited in some areas in the country. In this light, the face-to-face conduct of Barangay Assembly for the first semester of 2020 may only be conducted in barangay without prevailing COVID-19 issue taking into the consideration the policies and guidelines of IATF MEID pertaining to mass gathering or similar activities and local laws of ordinances in line with the implementation of quarantine protocols. While the national and local government units are committed ensuring public services continuity, promote and transparency with the mandate to inform the public on the financial status and other issue affecting barangay, among others, to conduct the barangay assembly for the first semester of 2022 may modify. This year, Timis Barangay at Mamamayan sama-sama at magkaisa upang labanan ang pandemya tungo sa isang ligtas, maayos at maunlad na pamayanan. Marami pong salamat at magandang gabi sa inyong lahat.
At ang susunod naman po magsasalita, ang ating ingat yaman o tinatawag na barangay treasurer, walang iba kundi si Christina Tukay. Magandang gabi po sa kanilang lahat, lalong-lalo na po sa aming butihing kapitan, Kapitan Lennon Tawat, sa aking mga kagawad, sa aming mga kagawad, mga tanod, Dupon, senior citizen, mga BHW at lahat po ng constituents ng Barangay 66. Nais ko lamang pong ilahad ang estimated income budget for the year 2022 ng Barangay 66. Ang aming pong IRA, ang Internal Revenue Allotment, ay nagtototal po sa 4,795,675. Ang share ng RPT is 1,932,826.72. Ang statutory and contractual obligations are personal services 2,814,313.09. Youth Development Project or sa SK 672,950.17. Discretionary Fund 38,911.99. VDRRMF 336,475.09. Same with Gender and Awareness Development. BCPC 95,913.50. Elderly and Disabled 67,295.02. Development Projects 959,135. Other maintaining and operating expenses 1,408,032.78 with a total of 6,729,501.72 pesos. Yan lamang po at maraming pong salamat. At ang susunod naman na magsasalita, siya naman po ang kumakatawan ng peace and order. Walang iba kundi si Kagawad Rex Tawad. Isang magandang gabi sa lahat. Sa ating kapitan, Lennon Tawad. Sa mga kasama kong kagawad. Sa mga senior citizen. Lupon at mga tanod. Kagaya ng nakaraang semestre ng taong 2021, ito na naman, ga-assembly na naman tayo. Wala naman akong idadagdag. Uulitin ko lang yung aking pakiusap. Pagdating sa serbisyo ng barangay, nandiyan pa rin yung mga kagawad natin na si serbisyo. At sana dun sa mga pakiusap ko na rin sa mga magulang ng mga bata, tuloy pa rin yung curfew natin. Ginagawa namin ito hindi para sa amin sa barangay, ano, iniiwas lang namin yung mga anak nyo. Hindi pa rin nababago yon, tuloy-tuloy pa rin yung hanggang ngayon. Pati dun sa mga nagtatanong kung bakit wala yung iba, nandiyan dyan lang ho yan kasi meron lang siguro mga inaasikaso. Pero pag pumunta kayo ng barangay, nandiyan dyan pa rin yan. Gusto ko lang i-diin dito, no? Yung sana makipagtulungan kayo sa barangay. Sumunod tayo sa aliting tunin ng pinatutupad ng barangay para sa ikagaganda at ikamabuti ng ating barangay. Salamat. Magandang gabi sa inyo lahat. Ang susunod naman po na magsasalita ngayon ay ang may hawak po ng Committee Chair on Religion and Education. Palakpakan po natin, walang iba kundi si Kagawad Nilda Alomia. Isang magandang gabi po sa mga taga-barangay 66, sa ating punong barangay Kap Lennon, sa mga kasama kong kagawad, barangay tanod, sa mga lupon at sa ating BHW.
Ako po ang inyong kagawa, Dilda Alomia, Chairman Committee ng Religion at Education. Sa nakalipas na 2 taon ng pandemya na dumating sa buong mundo, sa ating bansa at sa ating barangay, ay tila malaki na ang naging pagbabago. Nagkaroon na tayo ng unti-unting pagluwag, pero ang face mask ay nariyan pa rin at dapat pa rin nating sundin. May mga face-to-face na klase na sa ating piling eskwelahan. Nagsimula na rin ang ating module sa ating daycare na sa pamamagitan ng module. Ang ating pong sinasagawang buwan ng misa sa ating kapilya, ito po ay ating gagawin oras na mapayagan na tayo ng simbahan. Sa pagbibigay po ng mga ayuda na galing sa ating pamahalaan, kami po ay tulong-tulong sa pag-aayos ng pila at pagbibigay ng tamang impormasyon sa at na maihahatid na ulat sa inyo. Asahan po ninyo na kami ay narito lamang at handang sumagot sa iba ninyong katanungan, maging sa mga vaccine na kasama ang BHW. At dahil na rin po sa maluwag na patakaran, ang ating pong rooftop ay bukas na at pwede na po kayo magpa-schedule. Ako po muli si Kagawa Dalomia at naway gabayan po tayo ng poong may kapal. Ang gandang gabi po. At ang susunod naman po na magsasalita nas bilang Committee Chair on Appropriation and Health, palapakan po natin, walang iba kundi si Kagawa Mercedita Orjales. Po sa inyong lahat, sa ating Barangay Chairman Lennon Tawad, fellow Barangay Kagawad, Secretary, Treasurer, Barangay Tanod, Lupon, at higit sa lahat sa kapwa kong senior citizen. Ako po si Kagawad Mercedita, kumakatawan bilang Committee Chairman on Appropriation and Health. Bilang isang kung lingkod nyo na kagawad, bagabat tayo po ay naharap sa malaking pagsubok ng ating buhay, ito ay pandemic dulot ng COVID-19. Patuloy pa rin po ako gumaganap sa aking tungkulin tulad ng pakikilahok kung ilan sa nabilang ng tinamaan ng COVID-19 sa ating barangay. Ganun pa man, sa awa tulong ng Diyos, tayo ay zero na sa nasabing COVID-19 at patuloy pa rin tayong nakikilahok sa pagbibigay ng mga gamot at vitamin sa ating barangay na bigay ng ating mahal na mayor. Ng Pasay. Bagamat ako po ay kaanib na sa senior citizen ng ating barangay, patuloy pa rin akong gumaganap sa tungkulin lalo na sa araw ng Biyernes bilang officer on duty sa pagbabantay sa araw ng gabi sa ating barangay. Sa ngayon ay yung lamang po ang aking maiulat bilang kagawad inyong tagapaglingkod. Muli, maraming salamat sa inyong lubos na pagtitiwala. Mabuhay tayong lahat. Salamat po. Isang magandang araw po, mga kapitbahay, mga kabarangay dito sa Barangay 66. Ako nga po, ang inyong lingkod, Kagawad Fernando Bumbita, kumakatawan po bilang Committee Chair on Public Information and Livelihood. Bilang isang barangay official ng ating barangay, at ako po, ang inyong lingkod, ang siyang nagbibigay ng mahalagang impormasyon o mga activities na kaganapan sa ating barangay. Ito lang po na latest na mangyayari po o magaganap po sa Lunes, yung mawawalan po tayo ng supply ng kuryente o power failure na tinatawag. Ito po ay magsisimula ng 8:30 ng umaga at magtatapos po siya ng 5:00 ng hapon. Kaya paghandaan po natin yan. Ang sanggunian ng barangay po ay hindi po magsasawa na servisyohan po kayo. Maski po panahon ng pandemic, ay patuloy pa rin po tayong babangon. Bagamat
tayo po ay nahaharap po sa krisis at ang ating lungsod ng Pasay ay patuloy pa rin nag-iisip o nagpaplano kung paano makakabangon po ang ating lungsod. Kaya bilang sa lower part po o bahagi ng komunidad na nasasakupan, kami pong mga barangay official ay patuloy pa rin pong gumaganap ng aming mga tungkulin. Kaya kami po ay di magsasawa na pagserbisyon po kayo sa abot ng aming makakaya. Yun lamang po, muli po ito si Kagawad Fernando Bumbita, kumakatawan po bilang Committee Chair on Public Information and Livelihood. Isang magandang araw po sa inyo lahat. At ang susunod lang po na inyong mapapakinggan na magsasalita at mag-uulat ng kanyang committee, walang iba kundi si Kagawad Radito Bañares bilang Committee Chair on Sanitation, Environment, Management. Ay, magandang gabi po sa inyo lahat, no? Ito naman po, magkakaroon naman po kami ng assembly. First assembly ng barangay. At pinakikilala po ng ating buting Kapitan Lenong Tawad, ang ating mga barangay official, ating mga sekretary, lupon, ang barangay workers, at ang ating maisipag na barangay tanod, at ang ating mga senior, mga constituents po. Magandang gabi po sa inyo lahat. Bago po simulan ang aking report, mayroon po akong mga nagawa po rito sa hindi po natin committee, pero katulad po na nagkaroon po tayo bago po magsarap po at magkaroon po ng alert one, ay ang migirap pong ginawa, nag-disinfect po tayo sa loob ng bari ng ating barangay. At bukod po doon, mayroon po tayo pang nagawa na yung may lakandula, mga kasama, no, na putik na po, bumaksa po ang poster, na inaksyonan po ng ating barangay. At ito po ay nagawa naman po ng Meralco at na-action naman po. Ngayon po, ang akin pong, ako po ay, ang committee ko po, ako po ay waste management and beautification sa ating barangay. Ang humingi po ako ng tulong sa ating barangay, Kapitan Lenong Tawad, itong mga kanyang tinugon para sa declogging sa ating barangay. Kasi pinag-aanda rin po natin ito dahil marapit na lang po ang tag-ulan. Kaya binigyan, pinatawag po ako ni Kapitan na dumating na po yung gagawa sa ating declogging. Inaksyon naman po natin buti yung Kapitan Lenong Tawad. At nalinis naman po ang ating mga drainage sa ating looban at nag-running water na po yun. At kasi ang sa akin po, kaya na po naging naisip po yun dahil ito po ay pag naistak po ang tubig, nagkakaroon po ng dengue, naiipon po at nagkakaroon po tayo ng lamok. Kaya pong naisip ko po na maaksyon ng kuwaga ito sa lalong madaling panahon itong declogging. Ngayon, natutuwa naman ako kasi hindi gano'ng karamihan ang mga nakuha na galing sa drainage at saka natutuwa naman ako at hindi gano'ng kadami ang mga nakuha namin. Pero pakiusap lang po sa ating mga kabarangay, kung magtatapon po kayo ng basura, huwag niyo pong itatapon po sa drainage. Bumabara po yan eh. Marami po ako nakita ng mga sachets ng shampoo. May nakita pa akong aluminum foil. Pero hindi ata maganda. Kaya po, inuulit ko po sa inyo na huwag panatilihin po natin ang ating drainage ay maging malinis para hindi po bumabara ang ating drainage. Yun po, inuulit ko po sa inyo. Ngayon po, natatamambak po rito ang mga salakandula, ang mga nahakot po namin. Nag-request naman po ako sa ating buting Kapitan Lenong Tawad na kumari pumasok po yung tinatang na bulk waste. Ang bulk waste po, ito po yung pwede pong isama po rito yung mga sirang silya, sirang kama. At dumating naman po yung truck na yan at nalinis po natin ito sa may tabi ng ating barangay ng mga nakatambak dyan. Nandyan po ako, nakantabay po ako dyan. Ang ganda, hanggang sa Lakandula po, kung mabibisita nyo po, napakalinis na po ang ating barangay at pinahakot na rin po natin ang mga nakuhang na mga putik at mga sako-sako sa ating barangay. At ang pangatlo po, nagkaroon po kami ng clearing operation at saka clean and drive. Nantala po ng aming clean and drive kasi po nagkaroon nga tayo ng COVID at hindi natin po
na nagkaroon po na hinto po ang aming clear and dry. Pero ngayon, itong buwan ng March hanggang April, tuloy-tuloy naman po ang aming clean and dry pag-release po natin barangay. Nakakatuwa po itong clean and dry, kasama po namin dito ang mga barangay official, ang mga masisipag na barangay tanod, SK Chairman, at ang nakantabi po ang ating buting kapit ng Lenong Tawat sa operation na ito. At ang pangalawa po, yung ating clean operation, nandito po, nalilita po tayo at lahat po nakatambak po dyan, pinagkukuha po natin. Lalo-lalo na po rin sa may parting simintina, no, na namoblema rin ako dahil nga may nagtayo po din ng junk shop, medyo marumi po. Pinagsabihan din po namin niya, pinatag po natin sa barangay kung maaari po sana maging malinis po ang kanilang lugar. At ano po ba po ba? Bali po yung dito sa aming ginagawa kasi gusto po namin maging malinis at maayos ang ating barangay. At ilang po at ang aking may babato sa inyo, report ko sa inyo. At inuulit ko po, ang nabubulok at hindi nabubulok. Pag-araw po ng Lunes, Merkules, Biyernes, yan po yung nabubulok. At pag-araw po naman ng Martes, Webes at Sabado, yan po ang hindi nabubulok. Pag-araw na pong Linggo, bawal na po magtapo ng basura, lalo-lalo po sa Lakandula. Huwag po kayo mag-i-stack parang Linggo sa, dahil wala pong truck na dumata pag-araw po ng Linggo. At yun lang po, at isa pang pahabog nga pala, eh ang naglilinis po kami, maaari pong inyong mga pisil, face mask pala, eh huwag nyo po itapon sa kalsada, hindi po tama ho yan. Kaya nililinis po natin maigyan. At yan lang po ang masasabi ko sa akin report. Magandang gabi po sa inyo lahat at maraming salamat po. Umakulap po tayo sa ikalawang programa po ng ating Barangay Assembly. At ang una niyo pong mapapakinggan na barangay official o barangay kagawad na siya pong kumakatawan bilang Committee Chair on Youth, Women and Family Development. Palakpakan po natin, walang iba kundi si kagawad, Lay Doringo. Magandang gabi po sa lahat. Sa kagalang-galang na punong barangay, Kapitan Lenong Tawat, sa miyembro ng mga konseho at mga opisyalis nito, at sa lahat ng mga mamayan sa Barangay 66 Zone 8 ng Pasay City. Ako po si Maricel Lingling Doringo na nahirang mamuno ng committee at kumakatawan sa boses ng mga kabataan, kababaihan at family development na nag-uulat para sa sektor na ito ng ating barangay. Tayo po ay nasa ikatlong taon na ng pandemya at determinado po tayo na maaari na marinig ng ating mga boses upang ang ating mga alalahanin ay patuloy na makatawag pansin at aksyon. Ang mga kabataan at kababaihan, ang mga pamilya natin ay kumakatawan sa isang malaking balon ng enerhiya na kailangan sa pag-unlad ng ating barangay. Dahil dito, kung patuloy pang magluluwag ang restriksyon ng, sa ilalim ng pandemya, maaasahan natin ang pag-iibayo ng serbisyo ng ating barangay. Bago po na nagpandemya, ay nagdaos na tayo ng seminars para sa paggawa ng candy, sabon at kung ano pa. Asahan po ninyo na magdaraos pa tayo ng iba pang mga livelihood programs upang pagkakakitaan ng mga kabarangay natin na kahit na sila ay nasa bahay lamang. Nagpapasalamat po ako sa ating butihing punong barangay, Kapitan Lenon, at sa buong konseho ng pagbibigay ng tiwala sa akin na maipagpatuloy ko po ang serbisyo ng aking namayapang asawa na si Kagawad Ame Doringo ng ating barangay. Maraming salamat po sa mga kabarangay ng Barangay 66. Mabuhay po tayong lahat. Ang susunod na magsasalita ay ang kinakumakatawan sa ating mga kabataan, walang iba kundi si SK Chairman Rizel Legas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Pagbati at pagpugay sa ating minamahal na pong barangay, Kapitan Lenong Tawat, ang ating mga kagawad, secretary at treasurer, pati na din ang ating masisipag na barangay workers, barangay admin, mga barangay tanod, barangay lupon, at barangay health workers. Magandang gabi po sa inyong lahat. Nais ko pong ibahagi sa inyo na ang SK budget since 2019 hanggang kasalukuyan ay nasa
2,187,620.27. So, hindi pa rin nagagalap. So, hindi na lang siya. Yan po ay nasa Registry of Special Trust Fund ng ating barangay. At last March, sinubukan po natin na makapagpalabas ng pera para makapag-project. But sa tulong po ng ating mahal na kapitan, pero hindi po tayo pinayagan ng DILG at COA kasi yung guidelines pa rin is hindi pa rin natin na. So ngayon po, ginagawan po natin ang paraan, sumasangguni po ako sa iba't ibang ahensya at sa mga matataas na tao para matulungan po ako at yung mga ibang SK na katulad ko na same yung situation sa amin na hindi makapaglabas ng fund kasi naiipon lang siya and sobrang sayang, wala kami nagagawa. Kapag tayo po ay napahintulutan, marami po kaming proyekto na nakalaan, nakahanda, as in budget na lang po ang kulang. Talagang lalakad na tayo. Ayun, sobrang excited na ako. Sana talaga bago matapos yung taon, makatikim man lang ng pa-project si SK para po sa inyo. Bago po tayo tapusin, minaanyayahan ko po kayo lahat na i-like or i-follow ang ating SK Facebook page na SK Barangay 66 para po maging updated kayo kasi usually yun na po yung ginagamit ko na pang-announce. And kung kailangan niyo po ng tulong personally or about SK, any questions, pwede niyo po akong lapitan, pwede niyo po akong i-message, yung mag-reach out sa akin, sasagot po ako. Uli, marami salamat po sa lahat at magandang gabi. Magandang gabi sa inyo lahat. Mga kasama ko sa konseyo ng barangay, sa ating treasurer, sa ating secretary, SK chairman, magandang gabi, no? Una po natin tatalakayin yung nakalipas ng mga nagdaan na pandemic natin sa loob ng 2 taon na talaga naman na sobrang pahirap, no? Sobrang laking abala sa atin lahat. Pandaigdigang problema, ika nga. Alam niyo yung pandemic na yan, natugunan naman, no, ng ating barangay sa tulong ng ating buti na Mayor Emmy Calixto Rubiano at si Congressman Tony Calixto, gayon din ang Vice Mayor natin at ang buong council ng city. Salamat sa inyo. Ibig ko kayong pasalamatan ng todo-todo na walang sawang sumuporta sa atin na sa amin dito sa barangay. Ganun din yung aking mga kagawad sa mga ayuda dumadating mula sa city. Tulong-tulong naman kaming nagbibigay ng ayuda sa ating mga kabarangay, pagbibigay ng mga impormasyon. Sa pangalawang pandemic natin, ganun din po ang naging problema natin. Meron din tayong konting naipon dahil may extra income po ang ating barangay. Lingid sa inyong kalaman, ipalabas din natin, naatasan natin ang ating isang kagawad na si Nilda Lumia, na ilabas na yung budget natin na extra income ng ating barangay. Yun po, karagdagang tulong namin, no, para sa aming barangay. So kami po ay nagtulong-tulong, hindi kami nagpabaya. 24/7 kami nagtrabaho sa barangay, no. Salamat din po sa atin na mga frontliner na walang sawang pagbabantay. Ibig kong kayong pasalamatan, bigyan natin ng masaganang palakpakan ang ating mga frontliner. Talaga naman na yung sobra kong na-appreciated yung mga ginawa nyo sa ating barangay, nandyan yung pagpupuyat, minsan nabubuli pa dahil lamang sa pagbabantay,
pagsisilbi sa ating barangay. Salamat sa mga frontliner natin. No, yung iba dito na mga kagawad ko, nasabi na sa atin ng mga konsyel natin sa barangay. Anyway, dako po tayo sa ano, sa drugs. Alam niyo mga kasama, sa simula, tayo naman ay hindi nagpabaya ang ating barangay sa mga pinagbabawal na gamot. Tayo po ay sumunod sa pinag-uutos ng ating nakakataas na Pangulong Duterte at ganun din po sa local. Sumunod po tayo at lahat naman pong ibinibigay nila na para mapabuti at mabigyan ng mga kaupulan na impormasyon na para ipagbawal ang bawal na gamot sa ating barangay. Ginawa naman po namin ang lahat ng aming makakaya. Sa katunayan nga po, after pandemic, nagkaroon din po dito ng mga sunod-sunod na pagpapahuli natin. Ang problema nga lang natin, talagang nagtataka, no? Parang hindi nauubos yung kalaban. No, hindi natin alam. But anyway, malalim po masyado yung drugs. Kami po ay sumunod sa inyo, mahal na Pangulo, Duterte, gayon din po sa city. Hindi po kami nagpabaya at kung meron naman, binibigyan muna natin ng paanyaya para ipaalala sa kanila na itigil na yan. Pinagbabawal na gamot o droga. So yun po, nagkaroon kami ng mga kampanya at sunod-sunod din po silang nahuhuli. Sa katunayan nga, yung ating kagawad na si Rex Tawad, siya po yung chairman officer, committee chairman ng sa drugs laban dyan. Po chairman, sila Banyares, sila po yung pag may nahuli sa inventor, sila po yung naka-approve, sila po yung committee na. Visa na rin sa atin na pinag-uutos na talagang pag-ibayuhin pa yung kampanya laban sa drugs. Sa ngayon, marami pa po kaming ginagawa, abala nga po ang ating mga kagawad. Nandiyan po yung kanina, kung napakinggan nyo yung pinag-uutos natin sa ating kagawad na si Banyares, yung sinasabi niya yung clean-up drive, nandiyan yung bulky waste, nandiyan yung clearing operation. So, dyan po lahat sa kanya nakatangan yan. At yan naman na na-assure ko sa inyo na hindi mawawala yan weekly. Tinatrabaho naman nyo yan, di ba, kagawad? Salamat naman doon sa mga sumusuporta natin mga kagawad din at mga tanod. So, wala naman talaga ibang magtutulungan dito kundi tayo-tayo lang. Kayong mga namumuno, tayo. So, tayo po yung katulong ng ating barangay. No? Ganon din po yung sa PSA natin, siguro, humigit ko mo lang, more or less, mga 80% meron na po yan, yung sa national ID natin. No? Yan po yung kinakampanya namin na kailangan magkaroon po kayo ng national ID. Ganon din po, yung mga ayuda pa mga huling mga tinatatawag natin, tumutugon naman sila. Alam naman nyo, pag-aayuda, nandiyan yung barangay. Isang salita mo lang, darating na yan. So, ngayon, nandito na kami minsan nakatugon talaga sa ating panawagan ng ating butin na Mayor Emmy Calixto, yung Emmy portal na yan. At lagi pong ipinagbibilin sa amin yan sa barangayan. Tuwing kami po ay may pa-meeting, kasi po, kapag nandiyan ka na, pasok ka na dyan sa Emmy portal na yan, ang sinasabi nga dyan, kung may mga problema, hindi nyo na kinakailangan magbuntar, isang click lang nyo, nandiyan na, no? Kung may makakita kayong mga case of emergency na mga nagwawala dyan, itawag lang nyo sa police. So ano gagawin nyo, kung pasok na kayo sa Emmy portal, kunan lang nyo ng picture, tapos send nyo na, darating na yung kapulan na responde ng ating mga kapulisan o ano paman
sunog, bumbero, yan. So, madali, no? Ibig ko lang ipaalam mga kasama ko ngayong gabi na kami po ay hindi po kami tumitigil at tinutugunan namin yung problema. Sabi nga ng ating mahal na Mayora, kapag kayong pinaglilingkuran, ganun din po ang barangay natin. Kapag kaming naglilingkod sa inyo. Kasampu ng aking mga kagawad, kaya mga konsyal, salamat sa inyo sa pagpupuyat nyo gabi-gabi. No? Dinasabi ko na nga na talagang ang sakripisyo nandyan lagi. No? Dahil meron tayong mga sinumpa na tungkulin na pangalagaan natin ang ating barangay. Kaya pinasasalamatan ko kayo sa gabi-gabing pagpupuyat nyo. Bagkos nabubuli pa kayo at ang ating mga tao na mga tanod ay nabubuli. No? Minsan naalagay pa sa alanganin, nadidimanda, etc. etc. So, ngayong gabi, mga kasama, bilang punong barangay, sabi ko nga, tayo naman ay zero na, no? Sa buong Pasay, ang pandemya sa atin o yung mga na-COVID, zero na po, no? So, hindi pa rin tayo nagtatapos doon. Kailangan mag-ingat pa rin tayo. Lagi tayong naka-face mask sa bawat lakad natin kasi hanggang ngayon po at hindi pa nga nabibigyan ng solusyon talaga yung sakit na yan, no? Sinasabi pa nga nila kinakailangan magpa-inject ka ulit. Tama ba ako? Magpa-inject ka ulit eh. After 1 year, dapat magpa-inject ka ulit para wag daw kapitan ng COVID. Meaning, hindi pa talaga tapos ang ating problema. Samantalang ngayon nga, no, kung tama ako, sa ibang bansa, lalo sa Hong Kong, China, matindi ngayon ang COVID doon. Napakataas. No? So, hindi pa talaga tapos ang ating problema. Dito po sa atin sa barangay, mga kasama ko, mga minamahal kong kabarangay, mag-ingat po lagi. Wala namang namumunong mga namumuno sa barangay na ipapahamak nyo o ikahamak nyo. Wala po. No? Lahat po naninibiyan sa barangay, sana, no, hindi naman na 100% na sinasabi natin na yung sinseridad nila ay talagang nandun sa barangay. No, kasi meron tayong mga kasama sa kabuuan ng Pasay, mga kaibigan ko rin barangay captain. Meron na mga papogi points lang. No? Hindi ko na kailangan i-mention yun. Pero sabi ko nga, sana tayo mga naninirbiyan sa barangay, eh talagang yung pagtulong bukal sa kalooban natin. So, hindi ko na pakakahabaan ang aking pagsasalita dito. Yun nga, yung barangayan natin, barangayan at mamayan, sama-sama sa pagkakaisa upang labanan ang pandemya tungo sa isang ligtas at maayos na pamunuan. Ngayon, may nagtatanong sa akin dito kaganina regarding dito sa basketball court natin. Eh, ayun nga, nag-uusap na kami, huwag kayong mag-alala, mayroon mga plano ang barangay at ang SK chairman natin na magkakaroon ng sports, no? So, yan naman ay lagi nyo tinatanong sa barangay. Yan lang, siyempre, yung pandemic natin talaga nakaantala rin sa atin yan. Matagal, no? Kailan ba nag-start yan? 2020 ba yan? 2019? March 2020 na ngayon. So, 2 taon din, no? Naantala tayo sa mga palaro na kinagisnang ng ating mga kapataan. Nandiyan lang po yung basketball court
at may mga karagdagan pa kaming yung physical fitness, kasiyala. Zumba. Zumba raw, yung sinasabi nila. So, yun naman, sana, inaasahan namin na makiisa kayo sa aming pagbubukas. Sa ngayon po, pinaplano na namin para mas maisaayos ang lahat. Hanggang dito na lang siguro. Yung iba naman nasabi na. Baka yung ibang sekretary ko, magsasalita din yung mga nakalimutan ko. Maaaring sabihin niya. Isang magandang gabi sa inyong lahat. At sana po, panawagan ko lang, ipagpatuloy din natin yung pagsusot ng face mask kung lalabas tayo ng bahay. Yung mga anak ninyo, yung mga bata, dapat susutin nyo ng face mask, no? So, hindi pa rin tayo nakakasiguro. Sa ngayon, zero COVID na tayo sa buong Pasay at sa ating barangay. Magandang gabi, mabuhay tayo lahat.